Yo, what's up? Gizno TV here at welcome back sa aking channel. Para sa episode na to, shopping lang ulit tayo ng mga budget axes. So, ang pinaka-budget natin ngayon ng latest farm natin ay 0.079 Rapidarium. So, pagkakasyahin natin to, tapos pili tayo ng mga axes. Pagkabili ko, laruin agad natin. Okay? So, minisip akong build, actually strawberry shortcake. Tapos, dust, siguro pipili natin para makunat. Tapos para maging effective yung strawberry shortcake, syempre pipiliin ko more than 46 yung speed. So piliin natin dito sa stats, 46. Para una tayo sa mga beast or kung ano pa man na, kung ano yung mas mabagal sa 46 na speed. So makakahil tayo agad dun. So eto, meron ako nakita, 48 yung speed. Tapos ito yung iba, sumunod, mahal na. So, ito, may dalawang mura. So, try natin bilhin to. Okay, so ito, bilhin na natin to. 48 yung speed. Tapos, may bone sail para draw tayo ng card doon. High armor. Tapos, may lason. Tapos, may heal. Tapos, may stun. Okay? So, $97 siya. Bilhin na natin siya. Okay, ito yung pinaka-budget natin. 0.792 Rapidarium. So, $265 yung latest farm natin. Okay? So, bilhin natin to. Live nating bibilihin yan. Binili ko na. And siguro ang pinaka magandang ipapartner ko dito, siguro try spikers. So dusk ulit, try spikes. Tapos kailangan ko ng siguro incisor. Tignan natin kung may makikita tayo. Tapos dusk. So, maraming mura. Maraming murang try spikes dito. Makita natin. Pero gusto ko yung may zero energy. Try na lang natin mag-filter ng mga zero cost. Okay? So, siguro yung discard pincer. Tingnan natin kung may mura. O, ito actually. Oh. Pwede to. Pwede to or to. Kaso baka kapusin tayo ng budget natin. So, dito na tayo sa pinakamura. Since para sa akin maganda din naman to. Try spikes. Tapos, early game pwede tayo mag-discard ng kalaban. Ng card ng kalaban. Tapos, siguro malakas naman yung damage itong swallow. Pag nauna tayo, 120% yan. Tapos, minus yan sa target yung speed nitong incisor. So, bilhin na natin siya. $100 siya. Okay, tingnan natin. Bilhin natin din. 0.03. Okay. So, ilan na lang yung budget natin? 0.18 ata. Okay, ngayon. Siguro, pinakabibili na lang natin. Siyempre, yung frontliner natin. Nagawin natin yung health siguro mga 56 pataas. Tapos huwag na tayo mag-dust. Mag-plant na tayo. Tapos dito hanap tayo ng pwede nating gawing frontliner. Okay? Siguro try ko maghanap ng frontliner na may incisor ulit para may damage tayo. Ayan dito. Pwede tayong pumili. So maraming magaganda actually, pero dun tayo sa budget lang kasi kakapusin na tayo. So, eto, siguro may zero cost siya. And pwede tayo mag-backdoor. So, 0.02 pa yung natira ng budget natin. And eto, bone sale. Pwede tayo mag-draw dito. Maganda actually itong nasa first page ha. Tapos, cattail. Maraming bug ngayon. So, pwede natin itong gawin. So, medyo tapon yung little owl sa front line. Pero gusto ko kasi yung health niya 58. So, kung swerte tayo sa draw, pwede tayo mag-backdoor using this one and this one. Sige, bilhin na natin to. Titipid tayo eh. Okay. Yan. So, axis. And sync natin yung mga axis na nabili natin. Ito. Tapos, ayusin muna natin yung positioning niya. Budget mill. Ngayon, siguro frontline syempre dito. Lagay natin siya dito. Tapos yung may discard natin, lagay natin dito. And gusto ko kasi dito sa may strawberry natin, ayoko i-heal yung front. Gusto ko sa akin yung heal. Okay? So ang gagawin natin, gantong position muna. Try natin yung gantong position. And siguro sa susunod, try natin yung gantong position din. Pero ganto muna yung try natin. Okay, siguro gawin na natin to. Tingnan natin kung makakapalag tong team na nabuo natin. Okay, bago ko binigay sa scholar, syempre tinry ko muna sa PVP yung nabuo kong team. Makikita nyo dito yung positioning ko ganito, pero
hindi pa to yung final positioning. Syempre gusto ko rin ma-utilize yung strawberry shortcake ko dahil yun yung heel. Tapos pwede din naman soloin ko yung heel. Kakapain pa namin ng scholar ko yung pinaka build nito. So ito, feature ko lang yung gameplay nito versus sa meta Axie team, which is double anemone, which is usong-uso ngayon. Tingnan natin kung paano natin matatalo to. So makikita natin dito na patay na yung midliner natin tsaka yung frontliner natin, and it's a 3v1 game. So ang gameplay natin dito is mapatay natin isa-isa gamit yung lason, tapos heal-heal lang tayo. So makita nyo dito nag-heal yung mga anemone and makaka-comeback pa tayo dito dahil meron tayong strawberry shortcake and mataas yung armor nung bone sail tsaka meron tayong naiiwan na stun. Makita natin dito kung masana tayo ng mga poison natin ng mataas sa bone sail. Lumabot ng 214 yung armor tapos nag-heal back tayo. And makita nyo dito, unti-unti nang nalalagas yung kalaban. So nakita nyo yung potential nung strawberry shortcake. Kaya isa siya sa pinaka-favorite ko rin na build ngayong season tsaka yung previous season. Dahil na-buff siya, nagkaroon siya ng armor na 40. So okay na okay yun sa akin. So actually marami na akong teams sa strawberry shortcake. And ito lang yung pinaka-latest na build na nagawa ko. Makita nyo dito, 3v1 siya tapos mananalo pa tayo. Which is eto na nga, nag-Blood Moon, and here we go. Tapos ngayon, yung isa ko pang gameplay, kasi kung ipapakita ko lahat ng gameplay, baka matagalan tayo. So siguro pag nalaro na siya ng Scholar, tsaka ako papanoorin yung mga replay, and dito, second game against, actually basic team lang yung kalaban dito. Sa wala pa tayong nakikitang mga meta teams, yung pa lang yung unang nakita natin. Okay, actually ayoko pang laruin masyado tong team, dahil gusto ko magamit agad ng scholar. Okay, ayoko busin yung energy. Gusto ko sa kanya na lahat ng SLP gains. So ngayon, tinry ko lang siya 2 games. At eto ngayon, nanalo naman siya. Dahil siguro din, kabisado ko na yung mga teams. And pangatlong strawberry shortcake build ko na to. So I guess it's time to feature this build. Ang pinaka-highest na narating na MMR actually ng strawberry shortcake build ko ay nasa 1,800 na. And kung mapapansin nyo, mura pa rin siya sa marketplace. And siguro kung makikita to ng mga ibang tao at bibili rin ng strawberry shortcake, siguro magmamahal din siya. So hopefully magmura rin siya. Dahil hindi ramin naman siya gamitin eh. Kasi mabagal siya. And kung marami kang oras sa pag-PVP, usually umaabot kayo lagi ng Blood Moon dahil heal type galing siya. So medyo healing ba ding siya. Okay, ito makita nyo, 2v1. And mananala pa rin tayo dahil high armor and nag-heal tayo. And once again, Blood Moon ulit siya. And nag-heal tayo and Blood Moon Curse. Piso na lang siya and 7 pesos and 190 armor tayo. And here we go, tapos na yung laban. So ganun lang palagi yung gameplay niya, umaabot ng Blood Moon. So para sa matyagang scholar tong mga gameplay ng strawberry shortcake. Okay, hanggang dito na lang guys. And thank you again for watching, and more content tayo soon. Okay, papanoorin natin yung mga replay syempre ng mga scholar natin gamit yung mga teams na to, and other budget builds of course. See you again, bye bye.